scoop. Saan, kailan natin gagamitin ang scoop? Chismis. Okay. Scoop. Scoop, ginagamit natin. Paano, bakit ba kayo gumamit ng scoop? Sinasandok. Para ice cream. Ibig sabihin, malambot yung isang bagay. Okay. Kasi kung matigas yan, ay wala, babalot. Damputin mo na lang yan. Babalot po tayo scoop. Okay, so, kaya tayo gumagamit ng scoop dahil multiple injury. Okay, mag-scoop lang na natapilok lang. Parang, pwede mo namang. Pero nakita nyo, di ba, gumulong, maraming beses na sila sa sasakyan. Ni-scoop natin kasi din tayo alam kung ilan yung injury niya. Multiple injury. Okay, so scoop ito. Nai-open itong, yan, may lock. At may lock dito. Okay, at ito, na-adjust din yung haba niya. Kung ano yung height ng pasyente, yan. Okay, at ito ay nabibiyak. So, yan. Okay, so scoop. Halimbawa, ay nakahiga. Ikaw, pastor. Ako na naman. Ayun o. Andali, balik pa natin, son. Kumbaga, nakita. Respondi muna tayo. Ah, sige. Dali, iksiyan mo natin. Huwag mo nang pagpahabain silang naman si Pascal. Okay, higa. Respondi. Higa, pastor. Okay, yung scope natin, diba, isa lang natin dala, no? Yung scope natin, huwag niyong idaan dyan sa... Gitna. Parang bawal hakbangan, di ba? Okay, so ganun din. Huwag niyong idaan dyan sa ulo, baka... Mahulog. So, pag dumaan dito, ang gawin natin ay ilagay. Sukatin. Hatiin. Tapos, konting adjust na. Okay. Yan, daan dyan. Baka mapalo niyo yung... Ako, baka mabitawag po. So, daan dito. Tamang ano. Okay. Siyempre, itulungan natin yung baka maipit itong kamay. Ngayon, sabay tayong dapit. Wala ka. Muna. Bato-bato kasi yun. Yeah. Pagkakilamo ka pa, ah. Oh! Ipip? Ah, ipip? Naipip yung patar. Yan, okay. Okay. Yung... Pastor, ah. Yun. Okay. Ice cream na siya. So, na-scoop siya na hindi natin siya ginalaw. Ibig sabihin, marami kasing tama, marami injury. Ngayon, hindi dyan natatapos. Itong scoop na to ay hindi tayo nakadesign pang kung dito tayo magbibit-bit. So, may norsa. Dito natin yan. Lilipat. Okay. Ito na yung bubuhati natin. Kasi yung scoop natin ay wala yung strap, wala yung immobilizer. So, anytime pwede siyang gumalaw. Apo. Okay? Imagine niyo na sa ilalim siya ng truck. Ito kasi pag ito ginamit natin, 'di ba, application nito pag may nakahiga, i-slide natin. Imagine niyo pag nasa ilalim ng sasakyan, hindi mo mai-scoop yung silalim. Apo. Dahil yung sasakyan ay maliit. Ang babaw. Mababa. No? Mababa. Buti kung yung 10-wheelers medyo mataas. Apo. Ay kung kotse. Mababa. So mababa. Kaya ginagawa natin, ini-scoop muna. So mas maganda mayroon tayo yan. At ilipat natin dito. Okay. So kasi sa backboard naman, pag gumagamit yung backboard, yung strap, i-ready nyo lang. No, huwag nyo tanggalin. Yan lang, okay? Ito ay tanggal muna. Okay. Eh? Yan, ito ang head immobilizer para hindi maka... Hindi galaw yung ulo. Magalaw yung ulo. Okay.
tinatanggal sa isang side para hindi siya maikip. Okay, so buhatin natin yon. Parang buhat. Dalawa kayo o apat. Ilan gusto magbuhat? Apat. Doon. Dami naman. Pag ibinagsan, yari kayo sa... Apat, dalawa sa... Magpagaan. Dalawa sa gilid, isa sa... Tapat. Ano ba? Ah, ganyan. Okay. May tamang kuman. Mayroon tayong body proper body ergonomics. So, parang powerlifting. Upo muna tayo ganito. Harap muna lahat sa pasyente. Okay? Tapos flat yung tingin muna dito, tingin muna po doon. Flat muna yung flat. Straight body. Straight body po. Okay. And wag muna kayong bumagbuhat ha. Tayo. Okay, tingin dito. Tingin kayo dito sa akin para exercise tayo. Okay, down, ganoon no. Down. Ma'am, baba pa. Straight body, yung back, straight body. And body po tayo. Up. Dito lang. Huwag nyo nang iangat. Sa baba lang. Ha? Okay, so ganoon yung pagbubuhat natin. Okay, wag yung itaas yung paa nyo, wag kayong yumuko. Baka tumunog yung ating balakang. Okay? Bubuhat. Power lift. Ready to lift the patient. So ang bilang yan ay ready to lift the patient. Sagot kayo ready? Ready. Okay. Oh, ready. Hawak na kayo doon. Okay. Ready to lift the patient. O, sagot. Masyado kayong malayo. Lapit kayo. Lapit pa. Lapit pa. Yung kamay nyo sa gitna. Kamay yan. Ready. Okay. Ready to lift the patient. Ready. On my count. 3, 2, ang bilang nyo ay 3, 2, 1, lift. Lift. Ikaw mo lang mabibigyan ng kaju eh. Pag ano, pag inangat nyo, huwag nyong unahin to ha. Ah, diretso. Ang pagbuhat natin. Itong hila. Kasi pag nilayo po natin yan, lalong mapipera sa likod. Kunin na natin po dito sa hita. Okay, ready to lift. Ready. 3, 2, 1, lift. Tapos, ayan nyo, yung kamay dito. Ganyan, ganyan. Nakadaya. Yung. Okay. So, head center face, ibig sabihin, head center face ay... Una, ulo. Tayo sa ulo. Okay. So, pwede po kayo tumulong sa ngayon, paikot. Okay, sa... Ikot. Hindi ba, hindi po pagsa kayo. Ikot! 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 Ilagay natin dito. Isakto natin dyan sa... ulo. Ngayon. Okay? So ngayon, nakapatong na siya, no? Ngayon, tanggalin natin yun. Kasi ito, pagdating sa ospital, lahat ng pasyente natin ng trauma o yung disgrasya ay ini-x-ray yan. At ito ay hindi dapat i-x-ray dahil may bakal. Tanggalin natin yung bakal. Okay, paano magtanggal? Opo. Yung pindutan lang. Opo. Pindot. Huwag mo nang anuhin lang. Opo. Yung lock. Ay, ito itong, huwag mo nang i-adjust yan. Yung ito na lang. Ito, ito man. Yan, bigay tanggal. Okay. Pindot lang, pindot. Yan. Tapos.